Ayaw mo bang i-invite ang mga kakilala mo kasi baka mapahiya ka lang? Nakakahiya, baka pagtawanan lang nila ako. Ganito rin ba ang naiisip mo kapag gusto mong mag-offer sa mga friends and family mo? Nako, relax ka lang kasi hindi ka nag-iisa. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano maging confident sa pag-share ng business nang hindi awkward or nakakahiya. Hi, ako nga pala si Liza, isang mentor na tumutulong sa mga network marketers na kagaya mo. Kung nahihirapan kang mag-recruit dahil natatakot kang i-reject ng mga kakilala mo, promise, may paraan para magawa mo to ng maayos. Let me share you how. Alam mo, nung bago ako sa networking, ganyan din ang struggle ko. Na-imagine ko na agad, naku, baka pagtawanan nila ako. Paano kung hindi ko ma-explain ng tama? Sasabihin ba nalang scam to or scammer ako? Ang ending, hindi ko nalang kinausap. Pero anong nangyari? Walang progress, wala rin napapa-join. Then, it hit me. Hindi pala sa kanila ang problem. Nasa approach ko. At nung natutunan ko ang tamang paraan, everything changed. Ganito kasi, kapag hard sell agad ang style mo, yung bili ka na o join ka na dito, defensive agad ang mga tao. Parang nag-close off agad sila kasi ang dating mo, bentahan lang. Pero kapag connection at value ang focus mo, nagiging iba ang dating. Mas willing silang makinig. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang mangulit. Kailangan mo lang ipakita kung paano ka makakatulong sa kanila. Ngayon, bibigyan kita ng 3 very powerful tips na makakatulong sa'yo para maging confident kang mag-offer. Tip number 1, educate yourself first. Kung hindi ka confident sa negosyo mo, paano magiging confident ang kakausapin mo? Halimbawa, alamin mo muna ang sagot sa mga common questions like paano kikita dito o anong resulta na ang nakuha ng iba para kapag tinanong ka, hindi ka mamemental block. Tip number 2, shift your approach to value. Stop saying na join ka na or invest ka na dito. Instead, try this. Alam mo, nakita ko itong opportunity. Baka makatulong sa mga goals mo. Kapag ginawa mong tungkol sa kanila, mas likely silang makikinig sa'yo. Tip number 3, share real stories. Halimbawa, kwento mo yung mga nangyayari sa mga kasamahan mo. Alam mo, yung friend ko, dati rin siyang stress sa utang. Pero dahil dito, nabayaran niya na unti-unti. Kapag relatable ang kwento, mas nakikita nila kung paano sila pwedeng mag-benefit. Dati rin akong takot ma-reject, pero nung nagbago na ako ng style, nag-focus na ako sa kwento at connection, hindi bentahan na, ako na yung tinatanong ng mga tao. So anong sikreto? Hindi mo kailangan ng lahat ng tao. Kailangan mo lang ng tamang tao na naiintindihan ang value mo. Kaya kung may nagsasabi ng no ngayon, okay lang. Ang importante, you keep going. Yung yes, darating na yan. Marami pa akong gustong ituro sa'yo para mas maging effective ka sa networking. Kaya follow me for more. And by the way, ano yung pinaka-takeaway mo dito sa video natin today? Share mo naman sa comment section at excited na ako mabasa. At kung may topics ka pa na gustong i-discuss ko or ituro ko, i-message mo lang ako dito sa page. So, see you again sa next video. Bye! Ayaw mo bang mag-invite? Hindi! Tip number 1, educate yourself.